So yun guys, magandang umaga ulit, no? So marami ding balita-balita ngayon yung patungkol sa kaso ni Ms. Jovelyn Galeno. At tayo ay nagakala na sa DNA test result doon sa NBI ay talagang buhay pa nga itong si Ms. Jovelyn Galeno. So marami din nagtatanong, nagsasuggest sa akin kung i-vlog ko po itong, i-content ko yung itong kaso na ito. So sa aking, sa mga nakalap ko rin impormasyon, talagang wala na rin talaga yung tao na yan. Kasi possible na yung katawan natin maging buto into a few days, in a few weeks. Diba? So may mga chemicals na baka ginamit na chemicals. At gusto ko lang i-clarify. So ano yung mga katanungan din po ng iba sa akin na nag-mixit na daw po ba ito yung RTIA, yung programa ni Sir Idol Rahitol po. So kung gusto niyang ipagpatuloy, gusto niyang tulungan, eh ayaw na rin po ng pamilya, ano? So ayaw na rin po ng pamilya ni Miss Jovelyn Galeno, at nagsalita na rin po itong si ano, si kapatid niya po na si Jonalyn Galeno, na ayaw na rin na tanggap na rin nila kung ano yung naging resulta ng DNA test. So marami pa rin yung mga tao, talagang ano nila, talagang iniisip nilang buhay pa talaga itong si Jovelyn Galeno. So kung sakali man, alam naman natin na yung Diyos, wala naman imposible kung tayo yung magdarasal, manalangin. So, balang araw, mayroon namang i-reveal yung Diyos. Mayroon namang ganti yung Diyos sa mga taong gumawa niyan, di ba? So, pagkakalam natin, ito kung si Jovelyn Galeno ay isang, di ba? Ay isang malapit sa simbahan. Okay? So, yung dati nagkapagsalita niya doon sa ini-interview, itong pastora. So, ibig sabihin, si Jovelyn Galeno ay mayroong Diyos. So, yung Diyos naman niya, hindi naman nagpapabaya yan sa mga, ha? Sa mga ano, sa mga gagawin, sa mga problema na nakikita lahat ng Diyos, yung mga ginagawa, kung sino yung gumawa, kung nasaan man si Jovelyn ngayon, siya na yung magre-reveal niyan. So pabayaan natin na injustice system. So ang sabi dito, yung justice system ng Pilipinas ay talagang napakagulo, no? Napaka unfair, na para lang sa mayayaman, na para lang sa mga tao mayroong impluwensya sa batas. So maaaring may punto nga yung mga tao na ano, maaaring ganoon nga yung mga posible na nangyayari na ang batas ay nagbibili ng pera. Meron naman talaga na hindi mayroong mga tao may prinsipyo at hindi nagpubayad. Diba? Hindi na susuhulan. So itong kaso na to napakatagal, diba, nung August ata siya nawala. So nakailang linggo na, umabot ng ilang buwan, pa October na naman. So halos hindi ma-resolve. So meron naman din akong isang napanood na vlog na biktima nga umano, o yung Palawan ay daanan umano ng human traffickers, yung mga nag-human trafficking, dinadala sa iba't ibang lugar, sa Malaysia, sa Indonesia. Itong Palawan daw galing ng Manila, ng ibang lugar dito sa Pilipinas. Ang Palawan yung daanan ng mga ang daan ng lugar na kung saan dinadala yung mga babae. Okay, so maraming cases na nawawala. May nangyari pa nga doon sa barangay Mandaragat, di ba, na may halos kukunin babae. Buti na lang nakatakas itong babae. So kung nating sisihin yung mga pulis, di ba, no? Kung mabagal man yung aksyon nila, actually, no? So yung ibang lugar din, yung mga media. So tayo naman po ay bibigyan ng kanya-kanyang kuro-kuro. Then, ang bansa po naman natin sa demokrasya, we have freedom of choice and we have the freedom of speech, express our own opinion, di ba? So yun lang nga po, ipasalamatan na po natin yan, yung mga ganong angulo itong kay Sir Rapi Tulfo. So sinasabi nila na exit point, okay, umiskap po na itong si Idol Rapi, kasi nga
wala na rin siyang magagawa. Kasi may nagawa si Serapi, Mr. Serapi Tulpo, para doon sa pamilya. Okay, meron nag-iba yung utak. Ang sabi nila ay mas pinalala lang ng media, ng ministry media, ng mga tao dyan sa social media yung kaso na imbis ma-resolve. Ay, di ba? So, nasa kanila na lang yan, hayaan natin na yung hostage na lang yung gumulong. Hayaan natin na yung Diyos yung gumawa ng paraan. So, darating din talaga yung panahon na may gagawin ng Diyos na ganti laban dyan sa mga gumawa sa kanya. So, yun lamang po, mga kabataas, mga katanikala TV. So, magandang umaga po.